sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Bago pa man ang pandemyang ito, abay gumagamit na po tayo ng mga kagamitan natin o mga tools tulad ng video conferencing at social media. Abay ito po'y nagdala ng malaking pagbabago po sa paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ngunit sa panahon natin ngayon ng pandemya, abay lalo pang naging lubhang kailangan ang mga applications na ito para tayo ay makapag-ugnayan, lalo na nga't kailangan natin ng physical distancing o yung paglalayo-layo sa isa't isa. Halimbawa na lang, ang mga paaralan ay gumagamit na ng online classrooms at mga programa sa telebisyon at radyo sa pagtuturo. Maging ang mga doktor ngayon ay gumagamit na rin ng tinatawag na teleconsultation upang matugunan ang pagdagsa ng mga pasyente, lalong-lalo na dulot ng COVID. Gayun din po ang libo-libong mga simbahan sa buong mundo na nagtitipon-tipon online para po sa lingguhang pagsamba. Kaya nga po ngayon, pag-usapan natin kung paano ito nakakaapekto sa ating misyon ng pagpaparating ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at samahan po ninyo ako sa ating episode ngayon ng The President's Report. Mula pa noong 1948, ang Far East Broadcasting Company ay nagsasahing papawid ng mabuting balita ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo. At ang tagline ng DZAS noon ay Airwaves of Salvation. Sa panahon ng aming pagsisimula, ang radyo ang pinakabago at pinakamalakas na paraan ng komunikasyon dahil mabilis nitong naihahatid ang mensahe kahit na sa mga malalayong lugar. Makalipas ang maraming taon ay nangibabaw naman ang telebisyon at kalaunan ay nabuo rin ang teknolohiya ng internet at ng mga mobile devices. Ngunit marami pa rin ang gumagamit ng radyo. Kung kaya't ang FEBC ay may natatanging lugar, hindi lamang upang ipangaral ang ebanghelyo, ngunit upang ipaalam sa mga tao ang kasalukuyang mga issue sa lipunan at siyempre hamunin din ang ating mga tagapakinig na manindigan para kay Kristo Jesus at ipamuhay ang ating pananampalataya sa praktikal at makabuluhang mga paraan. Yan po ang gusto natin. Sa pagsasahing papawid ng mensahe, abay hindi po natin batid kung saan o sino ang tatanggap nito. Gayunpaman, ang Diyos ang siyang kumikilos upang maabot ang mga puso na hinanda niya upang unawain ang mabuting balita at isuko ang kanilang buhay kay Kristo. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang patotoo ng ating tagapakinig mula sa Indonesia. Ito ang kanyang sinabi. Sa una ay sinusubukan kong makinig sa shortwave nang marinig ko ang mga broadcast ng FEBC. Ang programa na madalas kong marinig ay humihikayat ng panalangin para sa bawat nakikinig. Kaya't halos araw-araw humihingi ako ng awa sa Diyos upang maiangat ang sakit na aking dinaranas. Purihin ang Diyos at salamat sa suporta ng mga panalangin ng mga lingkod ng Diyos sa istasyong ito ng radyo. Ang aking sakit ay unti-unti nang nagsimulang gumaling. Napakaganda po ng kanyang patotoo. Sa loob ng 73 taon ay ibinahagi ng FEBC ang ebanghelyo sa pamamagitan ng radyo. At ngayon nga ay iba't ibang mga pamamaraan, ang AM, FM at shortwave radio, ang tinatawag nating radio platforms. Ang mga ito ay makikita nating magpapatuloy pa rin sa hinaharap. Purihin po ang Diyos kung paano niya patuloy na ginagamit ang mga kasangkapang ito upang akayin ang libo-libong mga tao kay Hesukristo. Lalo na po sa mga lugar na walang mga pastor at walang mga simbahan na makatutulong sa kanilang lumagong espiritual.
Sa pagtanaw natin sa marami pang taon ng pagpapahayag ng Ebanghelyo, ay pinanghahawakan po natin ang mensahe na matatagpuan po natin sa pangalawang Korinto, Kabanatang 4, talatang 13 hanggang 17. Ito po ang sinasabi. Ganoon din ang aming ginagawa. Sumasampalataya kami, kaya nagsasalita kami, sapagkat alam namin na ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa amin, tulad ng ginawa niya kay Hesus. At dadalhin niya tayong lahat sa kanyang piling. Ang lahat ng paghihirap namin ay para sa inyong ikabubuti, para lalo pang dumami ang tumanggap ng biyaya ng Diyos. At habang dumadami ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos, dumarami rin ang nagpapasalamat sa Kanya. At dahil dito ay mapupuri siya. Yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming spirito. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi namang gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap ay may hinahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hinding-hindi mapapantayan. Nako, bago po ako magpaalam, nais kitang anyayahan na samahan kaming ipagdiwang ang ating 73rd anniversary ng FEBC sa darating na June 5, Sabado. Ito ay isang virtual na pagtitipon sa pamamagitan ng Zoom. At mapapakinggan din siyempre sa 702 DZAS, ang Agapay ng Sambayanan, at siyempre mapapanood din sa Facebook page at YouTube channel ng FEBC. Now, limitado lang po ang makasasama doon sa Zoom meeting natin, kaya naman sana'y nakapag-register ka na. Abay, mahahanap ang registration link at ang mga karagdagang anunsyo po patungkol po sa ating celebration sa FEBC Radio Facebook page. Magkita-kita po tayo doon, ha? Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin, ang inyong kaibigan si Dan Andrew, dito po sa ating programang The President's Report. Manatili po kayong ligtas at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At siyempre, huwag ninyong kakalimutan, magpabakuna na! Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.